natin ang pinakasigat na tulay sa buong Pilipinas. Pasok na. Magandang daanan dito sa Northern Samar, Tacloban City, Philippines. Alright, nakapag-derechuan. Good morning. Good morning, mga Sards. Dito tayo ngayon sa Tanay Rizal. At ang oras ngayon ay 4:53 ng madaling araw. So ito, pabiyahe tayo ngayon. Balik na tayo ng Visayas. Biyahe tayo ng Palo Leyte. So from here sa Palo, magmula dito sa Tanay Rizal, babiyahe tayo ng halos 835 kilometer hanggang sa Palo Leyte. Medyo malayo-malayong biyahe talaga to. Dito tayo sa Magnetic Road. Ganun pa rin. Hanggang Matlog tayo, tapos sakay tayo ng barko. Papuntang Allenport. Then pag galing ng Allenport, biyahe tayo hanggang Palo Leyte. Medyo malayo pa yung biyahe pag makatawid na tayo ng dagat. Bale ito, maglalago na ulit tayo. Balikan ko na lang kayo mamaya pag medyo maliwanag na mga Sards. Alright mga Sards, nandito tayo sa town proper ng Tanay. Galing kakaliwa na tayo dito papuntang Laguna. So sa vlog na to, kasi marami ding nagre-request or nagtatanong sa mga previous videos ko kung magkano yung magagastos sa biyahe natin. So ayan, pirilya na. So ngayon sa biyahe to, tatry ko na compute lahat ng aking magagastos dito sa biyahe natin para naman may idea yung ibang viewers natin. At lang to, kumbaga parang tipid trip. Hindi naman totaling tipid na tipid. Kumbaga may halo siyang comfortability. Syempre, kung titipirin mo talaga yung sarili mo, ang gagastos natin dito ay gasolina lang tsaka pagkain. Ngayon kailangan natin ng matutulugan. Siyempre, mas maganda na chill-chill lang yung mga takbuhan natin. Hindi tayo hindi yung nagmamadali tayo, mahirap yung ganun. Although may mga kaya namang gumagawa nun, pero ayoko kasi nung ganun . Much better araw tayo babiyahe para mas naipapakita natin yung ganda ng mga lugar na nadadaanan natin. Alright. So umalis ako kanina doon sa amin sa bahay, full tank yung motor natin, pinultak ko na siya kagabi. Bali wala pa ako nagagastos ngayon sa gasolina. So every time na magpapagas tayo, ililista natin yan kung magkano yung kabuuan ng mga nagagastos natin hanggang sa pagkain at sa mga hotel na tutulugan natin. So kita-kita ulit tayo mamaya mga Sards. At medyo madilim pa rin. Alright. Alright, Pami Laguna na tayo. Ayan, yun na yung crossing ng Pami Laguna. Lumban Laguna. Alright, bayo na tayo ng Luciana. Lumban, yes, alright. Alright, breakfast muna tayo mga Sards. Tapos na tayo kumain. Pagas na rin tayo dito. Dito banda. Para isang na lang, isang stopover na lang. Tunta ko na pa yan po, so may para mas gumaling ka. Katin mo. Unleaded, full tank. Iwasan na naman ito pa rin niya. 180. Ayun mga Sards, tapos na tayong kumain at magpagas. Alright. At dire-diretso na naman, biyahe na naman tayo. Ibirada na naman tayo.
So doon sa kinayaan natin, gumastos tayo ng 120 para sa brake pass, at sa gasolina ay 180. So sakto 300. Sakto 300 yung nagastos natin ngayong ano, ngayong stopover natin. So ayun, magmula dito sa ano, kinainan natin, babiyahe pa tayo ng 742 km hanggang Paluleire. Dinigitan talaga ako nung nakamiyo. Uy, pusang alaw ng mga lubak to. Ito na, maganda na yung daanan. Bali na sa bypass road tayo ng Tayabas. Alright. Lapit na mag 100 yung motor ko. Ganda, sunrise. Tapos pala yan. Solid ano. Ito na yung ano, subdivision. Subdivision na dito na tayo dinataan ni Google Map. Ayan o, housing. Ewan ko anong housing to. Okay, Pan-Philippine Highway na tayo. Dito tayo sa mismo dinadaanan ng mga bus. Ayan o, puro lubak eh. Ito na pala yung zigzag road. Dalawa pala yung likuan doon na pakanan. Ganda talaga dito. Laridale. Alright. I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain? Coming down, lovely day. Alright, kakanan tayo dito sa may bypass road ng Gumaca. Oh, Gumaca na tayo eh. Bali, dito tayo, bypass. Let's go.
12 kilometer. Alright, tuloy-tuloy lang ang biyahe. Ang oras ngayon ay 9:30 ng umaga. Take me home, country road. Uy, may view deck dito ah. Ayos ah. When we got around her. Solid naman ang daanan dito. Maganda naman ang bypass na to. Tanawin, no? Tanawin, alright, no? Tapos dagat dun. Alright, welcome to Kalawag. Alright, Kalawag na tayo. Alright, pagkas tayo dito. Uno, fuel. Sakto 200 yung gas natin ah. Oh. Alright, tapos na ulit tayo magpagas mga sards. Saktong 200 na naman ang ating gastos sa gasolina. So kanina 300 pesos, ngayon 200, then 500 pesos na ang ating nagagastos. So wala pala tayo ng tabugo na 500 na tayo. Dali natin ang tabugon, kakain tayo doon. Ah, pwede kahit hindi na tayo sa tabugon kumain. Sa ano na, banda sa may sipukot na. Maga pa, 10:35 pa lang, oh. Alright, vehicle na tayo, mga sirs, oh. Talaga yung mga ano eh, mga pinagpapapicturean. Alright, may picture naman ako dito, hindi ko na kailangan magpicture dito. Usang alawo sa mga lubak to. Talaga naman, nihirap iwasan ng putik. Ayan, dito na tayo. Ayan, pagka dinaretso mo yan, papuntang Santa Elena, Dait, at Sipukot. So dito tayo, kakanan tayo. Pumunta tayo ng Tagkawayan. So dito tayo kumain. Dito ako unang kumain eh, nung unang biyahe ko. Nakapagod. Ating kanin. Tapos isang soft drinks yan. Kaya yung motor. Natin na rin yung ano, battery ng GoPro nyo. Kaya muna tayo na. So ayun, nakakain na tayo. At ang oras ngayon, 11:39 ng tanghali. Mga 30 minutes din tayong kumain doon. Tayo tumambay din. Pahinga ng konti. So bali ang nakain natin ay 118 pesos. Isang order ng laing, isang kalating kanin at isang soft drinks. So bali plus 500 yung nagastos natin kanina. 618 pesos. Alright. So, dire-diretso na to. Hanggang Matnog na lang siguro tayo ngayon. Kaya siguro to hanggang Matnog, maaga pa eh. Basta ano lang, hindi umulan. Nahirapan kasi ako nun kasi umuulan-ulan. Naabot ako ng ulan. Kakabit ng kapote. Ayan, Tagkawayan no. 330 kilometer hanggang Matnog. Bale, andito na tayo sa bayan ng Sipukot. So, andito na rin tayo sa may kanto.
ng Sipokot. Alright. Papasok ng dagang, ganda na ng daan, ano? Nakakatawa. Ang kinis. Sakto. Pabos na yung gasolina ko, hindi ako nagpagas kanina. Kinabahan ako dun, ah. Ayaw magpagas, ah. Kunti ka na yun, ah. Another gas, 210. So ayun, nakapagpagas na naman tayo. Full tank na naman. Kunti ka pang maubusan. Ayaw magpagas dun sa ano, eh. Sa Sipokot, eh. So, bali ang consume ng gas natin ngayon ay 210. So, pangatlong pagpapagasolina ko na ngayon. Ayun, bali kakana na tayo dito, mga sards. Hindi ko lang alam kung anong road ba ang tawag dito. Basta hindi ka nadadaan ng ano, kabayanan ng Naga. Alright. Ito solo ko yung daanan. Santo Domingo, Nabua Public Market. Oh, ganda dito. Napakalawak. Ang pala yan. Alright. Hindi matanaw yung buong vulkan, eh. Puro lang ganyan, eh. Oh, sayang. Full tank, sir. Dito tayo. Mag-stopover. Stopover muna. Ay, mas maganda dun, oh. May lilim. Nakapagpagas na rin ako kanina ng 170. Hindi pa naman siya ubos yung gas, pero malapit na maubos, kaya pinagasan ko na lang din. Alright, mga sarts, pasa sa Sugun City na tayo. Maganda na yung daanan dito, pakinis na. So meron pa tayong 98 km hanggang Matnog. Alright, bayan ng Kastilya. Ayan o, pamilyang bayan ng Kastilya. Bali, malapit na tayo ng Sorsogon City. Dito na sa kabayanan ng Sorsogon, pero hindi na siguro tayo dadaan dun. Kakanan na tayo dito, so may parang bypass road siguro na ng Sorsogon. O, diversion o coastal road. Kasi tabing dagat din to, eh. Ayan o, 6 km. Hindi ko lang kung natawag sa daanan na to. Diretso pala ng SM tong bypass na to, eh. Ayos, ah. Pag gusto mong, pag nagmamadali ka, pupunta ka ng SM. Doon ko lang dadaan. Alright, kakanan na tayo dito, mga sards. Kaya, pamutang Matnog. Alright. Bali, magpagas na rin tayo dito. O, may gasoline na dito. May unleaded. Unleaded. Full tank. Ngayon na 1:30. O, bali ayun, nakapagpagas na tayo. Nakapagas tayo ng mga ano, 130 pesos. Bali, nagpagas na ako dito kasi yung gasolina ko hindi naabot ng Matnog, eh. Eh, hindi ko sure kung may madadaan pa tayong gasoline station dito. Kaya nagpagas na ako. So, pang 5 beses ko ng pagpapagas to. Bale, hindi pa naman nabos yung gasolina ko kanina. May laman pa yun. Pinapultang ko lang ulit.
At may nakapa ako, parang may problema yung telescopic ko. Ang may umaalog eh. Nakaano to kanina, natatagtag talaga to. So, magmula dito sa pinabaybay natin, meron pang 51 km hanggang Matnog. Dediretso na natin to. Dinirahin na natin yan hanggang Matnog. Tapos kung kaya natin kumuha ng ticket ngayong gabi, kukuha na rin tayo. Ang plano ko sana, kung makakuha ng ticket ngayong gabi, yung first trip bukas yung masasakyan ko, para maaga pa lang eh, nasa Allen na tayo. Para ano, hindi tayo masyadong ma-hassle pagdating bukas sa Samar. Kasi medyo malayo pa yung Allen hanggang ano eh, Palo Leyte. Tapos medyo hindi rin maganda yung daanan doon. Nakadaan naman na ako doon pero hindi ako nakamotor. Pero ngayon nakamotor tayo, siguradong makakarami na naman tayo ng tagtag doon. Hello, magandang gabi mga Sards. Dito pa rin ako sa biyahe, bumibira pa rin. Meron pang 32 kilometer hanggang Matnog. So 40 minutes sa biyahe. Hindi na ako tumitingil, dire-diretso na. Hi, dito tayo sa ticketing booth ng Matnog Port. Alright. Sir, pwede bang ngayon magpuha ng ticket tapos bukas ang madaling araw sasakay? Pwede? Paparehistro lang dito? Sige, salamat. So, ayun mga sirs, labas na tayong magparehistro sa dito sa registration office ng Matnog Port. So, bale, hindi na tayo babalik dyan bukas sa madaling araw para magparehistro. Binigyan tayo ng isang ano, papel ng leaflet. Gano'n naman din. Papakita mo lang yung ORCR mo at lisensya mo. Tapos tatanungin kung tagasan ka, saan ang punta mo at cellphone number mo. Tatanungin din kung may angkas ka. At tinanong ko din kung pwede kumuha ng ticket tapos bukas sasakay. Sabi hindi daw pwede. Pero open naman yung ticketing booth 24 hours, sabi nila. Hindi kang alam pwede kumuha ng ticket ng advance. Kailangan pagkuha mo ng ticket, sasakay ka na din. So, ang mangyayari, bukas na tayo madaling araw kukuha ng ticket. At bukas na rin tayo sasakay. Ang mission naman natin ngayong oras na to ay humanap ng makakainan dahil at gutom na talaga ako. At saka na matutulugan pala. Ay, nagtitikit na. Ano? Dito ba yung ticketing booth, sir? O, kaso bukas pa, sir, eh. May number na po kayo? Yung galing doon? Opo. Meron na. Ano, mga anong oras po kayo tatawid po pa? Madaling araw. Kukuha na po kayo ng ticket, o bukas na lang. Bukas ba to bukas? Bukas ka na lang po. Bukas na lang siguro. Opo, dito. Pero pwede bang kumuha ngayon? Santa Clara? Santa Clara lang po kasi yung nag-resibo ng... Pwedeng advance ka kumuha ng ticket? Ba't yung passcard hindi pwede? Pwede naman, pang madaling araw. Parin kay! Hindi magre-resibo? Ha? Hindi mag-ano? Pwede naman sana ngayon. Ay, hindi na, bukas na lang. Pero yung Santa Clara, pwede? Pwede po. Magkuha ngayon, tapos bukas sa madaling araw sasakay. Mag-hotel ka, sir? Oo. Opo, doon ka na, mismo sa malapit sa pier, sa labas ka. Ayun nga. Sa likod ng station ng police. May hotel doon. Pero bukas naman to 24 hours eh, no? Bukas naman 24 hours? Bukas 24 hours. Kung sakali, gusto mo magparsipo na, magparsipo ka na lang. Kung sakali man, bukas na lang. Hindi, bukas na lang. Patagal yata eh. Matagal ba yan? Matagal. Magpa-resibo?
Balik na lang ako, kain muna ako. Opo. Gutom na ako. Sige, sige. Ay, ito pala oh, may kainan pala dito eh. Puta. Dito na lang. Lalayo ka pa, dito na lang eh. Ticket Santa Clara. Kaya pwede bukas ang madaling araw yan. Yung sakay. Bukas ang madaling araw? Oo. Mascot. Mascot. Pwede naman. Pwede naman. Kaso hindi pa sila nag-issue ng ticket ngayon. Babalik pa ako dito bukas kung ano. Patawagan ka na lang nila. Eh di Santa Clara na lang siguro. Sabihan mo na lang yung Santa Clara. Pwede sa Santa Clara, pwede ka na mamili ng ticket. Pwede na. Sabihan mo na lang sila kung anong oras ka tatawin. Bigayin mo! Yung ano namin, nandun pa sa kabila. Nasa Allen pa? May naglo-loading kami dyan, di ko lang... Mga anong oras pa kaya yun, ano dito bukas? Di ko lang masabi sa'yo. Pero kung halimbawa ang bukas mo, first trip ba ako niyan? Malamang kaming ano sir, specific na trip. 24/7 na mga... Ay, ganun ba? Pero yung unang dadating na barko ng Santa Clara dyan, makakasakay ako dun? Yung sunod sir, yung parating namin. Yung sunod? Yung parating namin, nag-loading ako. Ay, ngayon may nag-loading dyan? Oo sir, kaya lang papuno na dito. Ay, papuno na. Tapos, mabiyahe ng Allen, babalik na naman dito. Ay, yung galing na Allen. Ah, sige, yun na lang, yung galing na Allen. Antay ka na lang, sir. Kaso baka maaga. Anong oras kaya yun? Kasi plano ko mga alas 4 lang eh. Pwede man, sir. Pag anong oras kaya yun? Ay, kahit anong oras? Kahit anong oras ba yan? Pwede naman, sir. Punta ka na lang ng call. Or sabihan mo na lang bumamaya sa window 6. Kung anong oras ka sasakay. Ah, pwede. Para masabay sir sa cargo list. Mga alas 4, pwede siguro. Ano to sir, Mius 40? Oo, Mius 40. Ilang cc? 115. Alright, tapos na tayo, nakakuha tayo ng ticket. Sa Pascat lang naman yon, yung hindi ka pwedeng, ay pwede ka magbayad ng ano, makakuha na ng ticket pero hindi ka pa nila bibigyan ng ano, ng resibo. Sa Pascat, unlike sa Santa Clara, bigyan ka na nila ng ticket tsaka resibo. Tapos, bahala ka na kung anong... Pero, mga madaling araw, or sabi ko kasi mga 4 to 5, sasakay ako ng barko. O, pwede naman, punta na lang daw ako dyan sa, ano, sa port. So, ayun, bali, nabigyan tayo ng ticket ngayon. Andyan na, tapos na, pati Coast Guard may tatak na rin. Ang gagawin na lang natin bukas, pupunta na lang tayo ng, ano, ng Matnog Port. So, mamaya pagdating natin na ano, sa kwarto, naka-check-in na tayo. Noong ko ipapakita kung magkano yung nag-gastos natin sa babayaran. Ay, sa mga binayaran natin. Pakita ko yung mga resibo. Ah, ito, ito. Ito yung ano, yung lodge na tinuro sa akin eh. Ewan ko eh, may sariling parking naman oh. Kaya natin dito. Check-in. Pwede mag-check-in, sir? Saan pwede mag-park? Hanggang bukas lang. Ay, mamaya madaling araw. Mga 5. So, ayun mga sir. Bali, naka-check-in na nga tayo dito sa ano. Sa lodge na tutulugan natin ngayong gabi. Bali, dito lang yan sa ano. Kung galing ka ng ticketing booth, papunta ka ng Matnog, dito lang siya sa left side. Bali, mga 300 meters lang siguro. Ang pangalan niya, Beatrice Lodge. So, ayan, okay naman. May aircon.
So may lang yung wifi. Pero okay naman yung data dito. Then 12 hours 1,000 para sa aircon, 800 para sa ordinary. And may sakto naman yung kama niya, ang dalawang tao. Tapos may sarili din CR. So ayun. Bali, pakita ko sa inyo kung magkano yung nagastos ko doon sa ticket ng Butan. Bali, yan yung mga ticket. So ayun, tatandaan nyo, apat yung babayaran nyo sa Santa Clara, or it's either sa Pascat kayo sasakay. Santa Clara, ayan, 580 yung binayaran ko sa Santa Clara. Tapos sa sunod dito sa LGU Terminal P, ayan, 15 pesos. Tapos sa Roro Terminal P, 65. Then sa Passenger Terminal P, 30. So siguro kung mapatak siya ng ano. So ayan, kita-kita tayo bukas ng madaling araw. Sakay tayo ng barko. Tapos biyaya tayo ng Leyte. Kita-kita tayo bukas, mga sergeant. Alright, dito tayo sa highway. Malapit lang naman yung ano dito, Matnog Port. 1 kilometer lang siguro to. So ang oras ngayon mag-alas 5. Check out tayo doon, tapos bira na tayo dito sa Matnog Port. Medyo hindi maganda yung weather eh. Tignan mo, basa yung kalsada. Tagpulan siguro to sa summer. Baka abot-abotan tayo ng ulan mamaya nito ah. Habang nasa summer na tayo mga biyahe. Ay nako, wag naman sana, Lord. Alright, biyaheng summer. Welcome back, Samar. Pa 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 p
Ngayon makahuli ka dyan. Alright, biyahe na tayo mga Sards. Alis na tayo dito sa Allen. Alright, let's go Samar. Alright, so from here sa ano, magmula dito sa Allenport, babiyahe tayo ng 254 km hanggang Palo Leyte. Alright, so kakain siya ng 5 hours and 35 minutes. Bali dadating tayo doon is ano na, mag alas 2 na. Kasi ano na ngayon eh, ang oras ngayon ay 8:20. Pero ma-adjust yan, baka mga alas 5 na tayo dadating dun. Kasi lagi naman tayong papahinga, palipad ng drone, kakain, pagkasulina. So ang last na gastos ko pala kagabi, ang last na binayaran ko is yung sa lodge. Bali 1,000 yun, isang gabi. Bali 12 hours kasi yun, eh hindi kasi pwede mag 9 hours, 6 hours hanggang 12 hours lang ganun. Hindi pwede ano, kaya 12 hours lang kinuha ako, so 1,000. Bali maaga naman tayo nakasakay kanya ng barko kanina, alas 5 ng madaling araw nakasakay na tayo. Tapos mga 5:30, bumiyahe na yung barko, then sunrise, tapos mga mag-alas 7 nandito na tayo. O mga saktong 7, dumaong na yung barko dito sa Allenport. Bali 1,000 yung last na binayaran ko, yung ginastos ko kagabi sa ano, lodge. Then kanina, madaling araw, pagkakit ko ng barko, wala pa kasi akong kain doon. Bumili ako ng cup noodles tsaka tubig. So bali yung cup noodles is 45. Tapos ang tubig is 30 pesos. So kumain siya ng 75 pesos. Tapos pagbaba ko naman dito sa Allenport, kumain ulit ako halagang 85 pesos breakfast. So may laman pa naman yung gas natin. Meron pa tayong gasolina. Siguro maya maya magpapagas na rin tayo. Hindi ko na alam kung magkano na yung nagagastos ko eh, pero naka-take note naman sa cellphone ko kung magkano lahat. Bali pagdating natin mamaya sa Palo Leyte, sasabihin ko kung magkano lahat ang nagastos ko sa foods, gasolina, tsaka yung ano, parang accommodation. Totoo ba tong tulay na ito? Ito ba talaga yung tawiran dito? Dito yung tinatawiran ng puta. Bali dito sa bahay ng Victoria. Victoria yata ito yung kasunod na bayan ng Allen. Ganda saan ang view oh. Kaya na may mga lubak. Alayan oh. Daming ano dito, puno ng nyog. Dagat pa yan oh. Oh. Galing naman ng bato na yan, no? Ay, bato tuloy, semento pala. Kala purong bato. Hindi, purong bato talaga. Ito yung sa taas eh, oh. Kagandang daanan dito sa Northern Samar. Alright, ngaampang derechuan. Allah! Puta, nakakaalik dito mag-ride sa. Ano naman ng view deck na natigilan ko na to mga Sars, ano? Oh, kita mo yung dagat. Ewan ko na nakalagay dito, Pantera Tigris Brotherhood. Ah, Brotherhood siya. I love Malaga. Solid, ang ganda dito. Nakakatuwa. Alright, pagkas tayo dito, PSL Fuels. Alright, kaya na pa ako lang nadadaanan na gasoline station eh, kaya medyo kinabahan tayo ng ano doon. Full tank unleaded. $180. So ayan na nakapagas na tayo, full tank na naman. Pang-anim na pagpapagas ko natin sa motor natin. So 180 yung pinagas natin ngayon.
Magmula dito sa pinagpagasan natin, meron pang 209 km at 4 hours and 40 minutes na biyahe. Ganun pa rin, alas 2 pa rin tayo dadating. Sakto yan, mga ano na yan, alas 4 siguro tayo dadating dun, kasama na yung mga stopover natin. Itong daanan to, solid naman, napaka solid, super solid. Alright, welcome to Calbayog City. Hatid sa inyo ng Shakey's. Alright. Wala rin tayo sa Calbayog. Siguro sa ako na ng ano to, ng Calbayog. Pero wala pa tayo sa kabayanan ng Calbayog. Alrighty. May mga viewers tayo dito eh. Mga nagko-comment sa atin, mga taga-Calbayog. Dito na ako sa bayan, no? Shoutout. Alright, bale, Pakalbayog City na nga tayo. Bale, dito tayo dadaan sa mismong town proper ng Calbayog, para naman sa mga ano natin, sa mga viewers natin na halimbawa nasa abroad, na taga rito, makita nila yung baluarte nila. Kasi kung doon tayo sa kaliwa, diversion road kasi ng Calbayog yun eh. Wala tayo masyado makikita doon, kaya ito yung dadaanan natin, mismong town proper na ang Calbayog. Grabe naman yung mga lubak dito. Tataas. Masyadong mataas yung mga lubak. Calbayog City Airport. Alright. Grabe, ramdaman na talaga yung init dito. Tapos traffic pa. Ang daming bangko. Ayos ah. Ito na siguro yung palengke nila. Merkado kung tawagin sa kanila. Pero na yung simbahan nila. St. Peter Paul Cathedral, Diocese of Calbayog. Alright. Lagi din yung simbahan nila. Pwede ka magganda dito, oh. Rumampo. Diretso ako sa tubig. Ay, lalim. Alright, Santa Margarita na tayo. Ayan, oh. Bale, ito yung kasunod na bayan na ang Calbayog, Santa Margarita. Alright. Alright, Gandara. Welcome to Gandara. Alright, dito tayo sa bayan ng San George. Ayan o. Oh, lubak. Ayan, San George Municipal Building. Alright. Bale, ito yung sunod na bayan ng Gandara. Solid ang daan, ano? Astig ang putik. Tingin tayo dito. Ayos to. Thank you.
nangyari dito? Tumaob. Gago. Ito, umakit na ako ng diversion road dito sa Katbalogan para mabilis tayo. Mainit kasi doon. Pag ma-develop tong daanan na to, napakaganda talaga nito. Itong daan na to papunta ng Leyte, galing ka ng Northern Samar. Kasi puro dagat yung makikita mo eh, oh. Hindi naman siya talaga, ano, develop naman na talaga siya. Kailangan lang talaga niya ng maintenance na ano. Kahit ganito, kailangan laging maayos yung daanan. Hindi yung malalalim na lubak. Ayan o, oh, may island pa dun o. Oh. May sandbar pa nga na maliit dun o, oh, yung may island. Alright, dito tayo sa bayan ng Hiabong. Hiabong o Jiabong. Ha? Ay, itang kay gagawin. Kala ko, sira yung motor ko eh. May tangkay pala nakasabit. Alright. Hiabong at tahong. Tahong ang ano nila dito. Ayos ah. Ayan o, laking ano ng tahong oh. Rebulto ng tahong. Alright, dito tayo sa bayan ng ano. Mochong ba to? Mochong yata to eh. Palagay to, Mochong. Tapos wala yata ang gasolinaan dito. Wala akong makita ang gasolinaan. Puro mga ano lang, buti-buti. Ito ngayon ang problema natin. Okay na siguro yun, buti-buti. Kung wala talaga, hindi matuwaandar ng walang gas. Ito may isa ko na daanan na yun. Unleaded pa nga ako. Kaya, yeah, magkano yung gas? Ito, unleaded o. Magkano yan? 71. Layo naman mga gas lang dito. Yun, nakachamba. Nakachamba si Moto Sarge. Biyahe na ulit tayo. Ayan, tapos na tayo kumain. Kinetos Restaurant. Bali, parang mga bus stop siya ng mga bus na bumabiyahe dito. Whew. Ano oras? 12:48 ng tanghali. So, meron pa tayong 92 km hanggang Palo Leyte. Bali, meron pa 2 oras na biyahe. So, ano nagdag sa ginastos natin ay yung isang bote ng gasolina kanina, which is 71 pesos. Plus itong kinain natin ay 150 pesos. Alright. Mamaya, kumpyutin natin lahat-lahat. Baka, ano natin, pag magtatapos-tapos na tayo. Tapos magsa-shoutout din tayo dun, yung mga nag-comment sa YouTube channel natin. Sa mga previous videos natin. Alright, bali ang mission naman natin ngayon ay maghanap ng gasolinahan. Although may laman pa pero kailangan natin magpa-full tank na ulit para isahan na lang. Tapos pagdating natin ng Palo, ipa-full tank ulit natin para yun yung last na pagpapagasolina natin. Kasi umalis tayo sa Tanay, full tank yung motor natin dapat. Yung last dito na destination natin ay full tank din siya. Ito, may sea oil dito. Pagkasa tayo dito. Bali, papunta pala ng Borongan City to. Itong kalsada na yan. Unleaded, full tank. Unleaded, full tank. Then turn right.
Anong bayan to kaya? Guray. Guray? Guray. Dito yung papuntang Eastern Samar. Itong bus doon ang biyahe niyan, itong bus na yan. Manila. Ay, pa Manila. Buray pala. Borongan tapos stop. Dami. Marami pa yung nagbebenta. Ah, ito pala yung bus na biyahe doon. Papuntang Eastern Samar. Dito tayo sa bayan ng Buray. Buray. So ay magmula dito sa kanto na to, merong 88 km hanggang Paluleyte. Bali ano na yun eh, papunta ng Borongan City yun eh, Eastern Samar. Medyo malayo-layo din kalsada yun. So ito na, nakapagpagasa tayo. Saktong 200 yung pinagas natin. Kainitan ng biyahe. Alauna ng hapon. Dami rin palang makakainan dito. Ito pala magandang stopover eh, itong kanto dito. Oh, ang dami mga karinderya. Tara, let's go. Biyahe tayo. Ganyan o, ganyan yung lubak dito, gutter. Parang yung isang patong ng espalto wala, tapos yung kabila meron. Yan, ito, papatungan mo, ganyan o. Kahit mababa lang yan, pero pagka mabilis-bilis yung takbo mo dyan, mga 60, tutukod yung shock mo. Ewan ko sa iba, syempre iba, okay naman yung suspension. Sa akin kasi hindi naman design sa ganito yan, umiyo ko. Pakiramdam ko nga may sira na yung dalawang suspension ko eh. Itong telescopic tsaka yung shock ko sa likuran eh. Kasi buta laging natukod. Alright, malapit na tayo sa San Juanico Bridge. Ano kaya, yung saan kaya papunta to? Santa Rita Bay Walk View Deck. Welcome to San Juanico Bridge. Alright. Ito na ba yun? Ah, ito na nga. Wala man lang kano. Ito na pala yun. Solid oh. Welcome San Juanico Bridge na pala yun. Lah, kinikilabutan ako ah. Totoo ba to? Tangina. Andito na ba talaga tayo? San Juanico Bridge, alright. Natin ang pinakasigat na tulay sa buong Pilipinas. Alright. Sars. Ayan o, arko ng Tacloban.
Welcome to Tacloban City. Alright. Yan ang unang ano, bayan ng Leyte. Tacloban City, Philippines. Solid. Sa Palo Leyte kasi tayo. Bali, pupuntahan ko lang yung mga second cousin ko dito bago ulit mag ano, trabaho. So magmula dito sa ano, Tacloban, dyan sa may pinanggalingan natin, eh babiyahe pa tayo ng 25 km hanggang sa Palo Leyte. Alright, pinapakanan tayo dito. Saan ba yun? Ay, sa unang pa route dito. Bypass road daw eh. Ito na siguro yun. Ah, ito na nga. Alright. Palo, kaliwa, Tigbaw, kanan, strictly no counterflow. Bago tong daanan na to, ah. Ah, dito tayo dadaan. Alright. Ayos, ah. Ganda rito, ah. Alright, bypass road ng Tacloban. Solid naman dito, lawak. Alright, kakanan na tayo dito. Papunta ng Palo. Ayan. Pan-Philippine Highway. Sa kaliwa yung ano, town proper ng Tacloban. Dito, papunta ng Palo, Leyte. Mala, uy, may banggaan ah. Nangyari. Oh, malapit na tayo, 4 km na lang. Malapit na tayo magtapos-tapos, mga Sards. Leaving Tacloban, alright. Bali, labas na tayo ng Tacloban. Ito ay Palo na, Palo Leyte. Welcome Leyte, dito na tayo. Nasa Leyte na tayo. Sino kaya itong nandito? Yung nasa ano na yan, no? Yung revolto na yan. Ay, Boy Scout. Oh. Ayun, no, tanong ko na si General MacArthur. Alright, bali, park din pala to. Ang gagawin ko muna eh, andito na tayo eh. Gawin ko muna, maghanap muna tayo ng ano, ng gasoline station. Ipapagas ko lang muna itong motor ko para yung magiging amount ng gasoline natin ngayon eh, may sama natin sa gas consumption natin. Ayun, may papagasan na tayo dito. Bali, ito na yung last na pagpapagas natin. Magkano kaya abutin to? Yun, sakto, 150 yung gasolina natin. Makapag-park na lang dito. Pwede kong lapit lang naman yung parking area. Birayin natin dito. Alright, nakatapos na tayo dito. General MacArthur. Ay, MacArthur. Magpapaalam na rin ako sa inyo, mga Sards. So, hanggang dito na lang yung ano,
yung ating biyahe, hanggang dito lang yung vlog natin. So kung hanggang ngayon nanonood ka pa rin sa video na to, hanggang nabutan mo tong part na to, eh marami salamat. At magpapaalam na ako sa inyo. So habang ng biyahe natin, halos dalawang araw natin kinukuha tong ano na to, almost 835 kilometers. So para sa mga nagastos natin, ito na yung ano natin, kabuuan ng ating nagastos. So magsha-shoutout naman tayo ngayon. Shoutout kay Ray Mendoza. Bale ito, kinuha ko ito sa YouTube channel ko, yung mga nagpo-comment doon ng mga nagpapa-shoutout. Shoutout kay Rolirap Pisa. Shoutout kay Nostradamus. Day, shoutout kay Shane Lee Mirasol, watching from Saudi Boat. Alright mga sir, so tapos na yung shoutout natin. So dito ko na puputulon yung video. Dito lang naman yung pupuntahan ko sa Paluleyte. Kung nagustuhan mo man yung video, pwede ka na mag-like, share, comment, and subscribe, ano? At huwag kalimutang pindutin ang notification bell button para updated tayo sa mga susunod natin video. Alright, goodbye mga sir!